Sa pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat mananampalataya at lahat ng iglesia sa Pilipinas, ang mabuting balita ng kaligtasan ay sumusulong sa ating bayan. 120,000 churches by the year 2020. Ito po ang pangitain ng Body of Christ sa Pilipinas. Ito po si Bishop Noel Pantoja. At ako po si Maloy Malibiran sa Lumbide. Samahan niyo po kami dito sa Evangelicals Today TV. Isa sa mahalagang pinangunahan ng PCEC ay ang Discipling a Whole Nation Movement o tinatawag nating DAWN 2000. Ito po yung pagkakaisa ng mga evangelical churches and even those that are outside PCEC in bringing saturation church planting all over the Philippines. Yung pong first 70 years of gospel proclamation in the Philippines from 1898 to the year about 1970, only about 5,000 churches were planted all over the Philippines. Sapagkat marami po silang hinarap na mga challenges. Unang-una, the hardness of the heart of the many people. At nandun din po yung persecution and hindi magandang pagtrato sa mga evangelicals at Protestantism during that time. And division in the church. Subalit, nung pong mid-70s, ay nagkaroon po ng tinatawag na pagkakaisa na magkaroon ng plano on how to plant a church in every barangay all over the Philippines. At dahil po sa pagnanasang ito na naging byline at naging pong tinatawag na call ay a church in every barangay, nagkaroon ng goal na by the year 2000, magkaroon po tayo ng 50,000 churches all over the Philippines. Ang basic strategy ay yung pong mga mother church ay magtanim ng mga daughter churches. At ang mga denominations ay meron pong kanilang mga specific goal to contribute towards that goal of having a church in every barangay to reach 50,000 churches by the year 2000. Nagkaroon po tayo ng research to find out kung alin yung mga areas na walang masyadong churches at pagkatapos ano yung areas na kung saan ay marami tayong harvest force at nagkaroon ng distribution. Praise God! After 25 years, we were able to plant additional 45,000 new churches and the goal of 50,000 churches was reached. Pagkatapos po noon, from 2000 up to the year to 2010, nagkaroon muna ng period of consolidation para patatagin yung mga naitanim na mga churches at hindi masyadong nagparoon ng church planting. Pero nagpapasalamat po tayo pagpasok ng the year 2010 and 11 and sumusunod, ito pong dekadang ito, muli pong itinatag at muling binuhay ang saturation church planting. At yun nga po yung vision 120 by 2020 that by the year 2020, we will reach and multiply that there will be 120,000 churches all over the Philippines. Parang imposible, pero ganun din po ang ating basic strategy na ang bawat church ay magtatanim ng daughter church and if we do that, we will be able to reach more than even 120,000 churches by the year 2020. Salamat po sapagkat ang DAWN movement, Discipling a Whole Nation Movement, was actually birthed in the Philippines and it is now being used in many countries around the world upang as we plant churches in every barangay, the nation will be rich with the gospel of the Lord Jesus Christ. Gaanong kahalaga nga ba ang vision sa buhay ng isang tao at sa isang organisasyon? Ang sabi sa Proverbs 29 verse 18, "For without a vision, the people perish." Napakahalaga nito sa ating pag-usad sa buhay. Ganyang kahalaga ang vision para sa PCEC, kaya nga po mayroon tayong tinatawag na PV 120 by 2020. Kung ano ito, ipaliliwanag po sa atin ng National Director ng Philippine Missions Association,
at co-chairman ni Bishop Noel Pantoja sa PV 120 by 2020. Kasama natin ngayon si Pastor Nono Badoy. Pastor, welcome po muli dito sa Evangelicals Today TV. Kamusta po kayo at ang ginagawa ng Philippine Missions Association ngayon? Well, mabuti naman and we're really excited. Maraming ginagawa si Lord and I'm excited to give some updates, especially sa ating bagong ginagawa nating church planting initiatives. Itong PV 120 by 2020, nailungsad na ito dati, ano? But yes, it's good to really revisit the vision which the Lord has given us. Unang-una, tanungin ko muna kayo, sa inyong personal na buhay at ministry, how important is a vision? Well, mahalaga yung vision kasi pag wala kang vision, wala kang focus. Mm. Wala kang direction, di ba? Pag may vision ka, alam mo ano yung priorities mo, ano yung dapat mong gawin. Mm-mm. And of course, that will ensure na talagang merong impact yung ginagawa mo. Kasi rather minsan, than kalat. No? Sa ministry, no, busy, ang dami-daming ginagawa. Kapag katapos, pag nag-evaluate, biglang, ano nga ba yung naging accomplishment natin? Naging busy lang pala nang walang nagagawa talaga. Dahil wala masyadong focus. Oo. So itong PV 120 by 2020, pag-usapan natin. Daming numero ha, parang nagsusuka tayo ng bahay. Ano ba yung 120 by 2020? Well, yung PV 120, ibig sabihin po, Philippines Vision 120. Yung 120 actually, 120,000 churches yan. Uh-huh. Ang goal natin, we want to see 120,000 evangelical. Of course, Bible-believing churches by the end of 2020. Mm-hmm. Malapit na tayo dyan. Malapit 2019 na, yes, na tayo. Ilan na ba ang evangelical churches ngayon dito sa ating bansa? Well, siguro maganda balikan natin, background ng konti. Mm-hmm. 1974, nasa 5,000 evangelical churches lang. Mm-hmm. At dahil doon sa situation na yan, nagkaroon ng Dome 2000 movement. Right, naalala and ko yan. Yan. So because of the Dome 2000 movement, ang challenge nga noon, or in fact, ang goal was to see a church in every barangay. Mm-mm. So ang estimate nila by that time, magkaroon ng mga 50,000 barangay. So na-realize naman yung goal kasi actually naging 51,300 churches tayo sa 2020. So na-hit yung target. Yes, more than 50,000, no? 51,300 from 5,000 lang. Mm-hmm. At ano yung nakita ninyo na mga success factors? Bakit nalagpasan pa yung target na doon 2,000? Well, ang maganda, nakita mo yung the churches were working together, hindi kanya-kanyahan lang, naging more strategic, naging more focused yung mga churches, and talagang yung church planting was part of the priority programs ng mga simbahan. Mm-hmm. So yun nga yung naging inspirasyon kasi na-hit yung target, and then ang nangyari nung na-hit na yon, parang wala nang vision uli na nakas. So parang kanya-kanyahan na lang. Kasi during the time, we were planting 15 churches every day. Araw-araw, 15 churches. Wow. Nung tapos na yung year 2000, parang bumagsak. Mm-hmm. Ngayon, lumabas mga 5 churches every day na lang. Mm-hmm. So talagang sabi nila Bishop Noel and Bishop F na we have to do something. Mm-hmm. Kaya nag-cast ng bagong vision. Mm-hmm. Ito yung PB 120 by 2020. Ayun. Ano ang mga kinakailangan para maipanganak ang isang healthy na simbahan? Ito naman eh, hindi yung magtatayo ka ng structure, ano? It's really a movement of people. So, how will you know that you have successfully planted a church? Well, ang pinaka-focus natin yung discipleship talaga. Mm-mm. Kaya yung PB 120 by 2020, hindi lang siya church planting. Uh-oh. But it's really discipling the whole nation. Mm-mm. Because we believe, pagka strong yung discipleship mo, ang resulta niyan, church growth and church plants. Mm-mm. So we want churches na talagang strong, dahil strong yung discipleship, Mm-mm. strong yung pundasyon. Mm-mm. So yun yung nangyari sa Dome 2000. Kaya medyo mabilis at na-overshoot yung goal. Mm-mm. Pero dahil nung na-reach nga yung goal, medyo kanya-kanyahan na uli, Mm-mm. wala ng vision. Kaya we have to recast yung vision na PB 120. At ang goal noon is
that by the end of 2020, magkaroon ng 120,000 churches. Yung 120,000 churches, Pastor Nono, ano ba to? Paano na-come up yung figure na yon? Hindi naman yan arbitrary, no? Yeah, 120 churches. Oo. Ano yung mga naging pamantayan to reach that decision? Okay, so by 1974, 5,000 churches tayo. Mm-mm. By year 2000, naging 51,300. Mm-mm. Pag 2015, nasa 66,000 lang tayo. So talaga makita mo nag-decline yung number growth of churches, no, yung church plants. Doon sa 66,000 ang naging basehan. Mm-hmm. Sabi, why not trust the Lord that in the next 5 years from 2016 to 2020 to see our number of churches double. So that parang, means isang simbahan manganganak ng isang simbahan. Oo, ganun. So very achievable. Actually achievable siya kung lahat gagawa. Uh-oh. Ang nangyari, nung tinitingnan namin yung annual growth rate, lumalabas na ang isang simbahan is planting a church in 17 years, hindi 5 years. So kung hindi talaga magkakas ng bagong vision, hindi talaga pwedeng mag-double yung number of churches. Mm-hmm. Kaya very critical tong PB 120 na i-recast yung vision at talagang i-cascade down to the churches. So how was it recasted? Kamusta naman ang acceptance ng mga member bodies o member churches ng PCEC dito? Well, marami namang excited. Mm-hmm. In fact, yung mga iba na medyo mababa yung goals nila, in-increase nila ngayon. Mm-hmm. And ang kagandahan ngayon dahil dahil sa mga movements na nangyayari, nagbago yung definition ng church. Dati kailangan 25 baptized members para maging church. Mm-mm. Yung iba dapat may building, kahit 100 members mo wala kang building, hindi church yan. So maraming nangyari, maraming things na nag-evolve. So ang nangyari ngayon, parang sige, basta hindi building ang basehan, hindi number of people, but we will respect the definition of its organization. Uh-huh. Pag sinabi mo sa amin 25 baptized, yun ang binibilang namin, then we respect that. Sabi naman ni Bishop Noel, pag sabi nung isa, pag small group namin, church na yon, so we will also respect them. And then yung mga house church movement, simple churches, will also consider that as part of the 120,000. So it doesn't have to be a group na merong tumatayong pastor. So they can, kumbaga, pwede nilang i-lead ang kanilang mga sarili? Ganun ba yun? Well, hindi basehan yung building, no? So ibig sabihin, we can actually, ang church is a vibrant a group, no? Or right. a people, a vibrant followers of the Lord right. Jesus Christ. So uh-huh. ibig sabihin, the church can actually meet in offices, no, in call centers, in police station, in military camps, in campuses. Mm-hmm. So marami siyang forms. So Pastor, kahit halimbawa nag-organize ako ng isang grupo sa aming tahanan, mga mothers, no, and weekly we meet and we do what a church does, pero hindi linggo. Wala kaming pastor. Kami-kami yung nandun. Would that be considered as a church under the definition of PB 120? Well, kasi hindi naman ang basehan yung kung may pastor o wala. Uh-huh. Ang importante, yung ginagawa ba ng church, ginagawa doon. Gaya sa early church. Yeah, like the early church, sa Acts chapter 2, no? Uh-huh. So makita mo doon, mayroon bang prayer, may worship, may study of the word, may breaking of the bread. Uh-huh. So yung mga components na yon, kapag present yon, okay yun, kinakonsider yun. And are the yun. Members growing, di ba? Of course, of course. Are the members growing? Are they reproducing themselves? Meron bang discipleship na nangyayari? Kaya nga, ang focus is discipling the nation. Mm. And as we see discipleship taking place, yung nga, churches will grow. Mm-hmm. Kasi the daming small groups, or pwede yung small groups will become a church eventually. So, magkakaroon ng church plants. Right. Diba? This is very exciting kasi I'm sure yung mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, ano, baka nga they are already doing church kung saan sila naroroon sa tahanan nila, sa kanilang opisina, nang hindi nila nalalaman, uy, church na pala ito. Under this vision, nakakaambag na pala sila dyan sa PV 120 by 2020. Ano yung nakikita ninyo na mga hadlang naman sa pag-abot sa isang vision o plano gaya ng PV 120 by 2020? Well, yung iba, masyado silang rigid. Kasi when you talk about church planting, ang iniisip lang nila, ang pwede lang mag-plant ng church, yung talagang graduate lang ng Bible school or seminary or specially trained to be a church planter. Mm-hmm. So kung ganun ang basehan mo, medyo limited ka kasi limited yung workers mo. Mm. And besides, you have to raise yung support to be able to fund
yung church planter. Right. So yun yung isang pinakahadlang. Pero if you look at the early church, bakit nag-multiply yun? Mm-hmm. Because every believer was actually a minister, mm-hmm. di ba? So kung titingnan mo sa scriptures, yung priesthood of all believers, mm-hmm. na bawat believer is called to do and play the role, yung ministry nila, mm-hmm. kung saan sila nilagay ni Lord. Mm-hmm. So kunwari, nilagay ka ni Lord doon sa opisina na yan, nilagay ka ni Lord sa campus na yan, nilagay ka ni Lord sa community na yan, mm-hmm. yan yung mission field mo. Diyan ka magbiminister, diyan ka mag-evangelize, diyan ka magdi-disciple, pwedeng mag-start ka ng small group dyan, and eventually, mm-hmm. yung small group, maging church. Mm-hmm. So kung ang mindset mo, I'm a royal priest, dahil priesthood of all believers nga, you believe and adhere to that, mabilis yun, mm-hmm. yung church plans. Every believer is a minister, kasi very clear yon sa Ephesians 4, right. no, na God gave gifted men to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Mm-mm. Ano yung role nila? To equip the saints, the believers, mm-hmm. to do the works of the ministry. Mm-mm. Evangelism, discipleship, leading small groups, works of the ministry yan. Mm-mm. So kung ang mga pastor tinitrain, ini-equip yung mga membro nila, yung mga membro in their marketplace, right. in their workplace, in their communities, or kung estudyante yan, in their campuses, mm-mm. they share, they disciple, they multiply disciples and mm-hmm. small groups, so they are playing their role as a minister, no? So yun yung definition ng scriptures ng minister, hindi graduate ng seminary or Bible school. Hindi yung may titulo. So ibig sabihin, kung ganon, if every believer is a minister, pwedeng every believer is a potential church planter. Mm-hmm. Kasi yun ang nakikita natin eh, may isang faithful believer. Mm-hmm. Dinidisciple siya, so nag-grow sa walk niya sa Lord. Mm-hmm. So faithful naman siya nag-share. Yung sinishare niya ng gospel, dinidisciple niya. And then eventually, dahil marami na yun, nagkaroon siya ng Bible study, small group. And eventually, nagkaroon ng church. Napakaganda. Oo, so, ang galing ano, kasi na-re-revolutionize yung pag-iisip ng isang mananampalataya, no? Na marami at the beginning of the year, ang mga goals ay makapagpapayat, makapag-ipon, mag-acquire ng ganito. Pero hindi common yung makakita ka ng simpleng mananampalataya na ang goal niya to plant a church in my school, in my community, in my place of work. So this kind of thinking really revolutionizes the mindset of a believer na ikaw ay minister, ikaw ay church planter. Last year nga, nasa Tagbilaran, Bohol ako. Actually, na-stranded kami ng wife ko dahil sa bagyo. Mm. But I had opportunity to meet yung isang group. Challenge ko, first prayer meeting nila yon. Uh-huh. Pero ang nakakatawa, tinanong ko yung history. Yung isang coffee shop owner, mm-hmm. may-ari siya ng coffee shop, nag-invite siya ng mga friends niya mm-hmm. doon sa coffee shop, and then sinisharean niya ng gospel. Wow. And then eventually, yung mga friends niya, and yung mga pamilya naman nila, mm-hmm. na nadala rin sa coffee shop, nasharean ng gospel, so nagkaroon ng Bible study. Mm-hmm. Ngayon, may church na sila. Mm-hmm. Nung nag-speak ako sa kanila to challenge them to plant more churches, mm-hmm. na-encourage talaga sila masyado, and mm-hmm. nakita nila, wow, hindi pastor, hindi church planter ang professional church planter ang nag-plant ito, but isang believer na na-disciple, uh-huh. na may heart to share the gospel and disciple, kaya nagkaroon ng small group and eventually naging wow. church. So talagang mga 30 people were there already. 30 started by a coffee shop owner. Wow, napakaganda. And really, the work of church planting is the work of the Holy Spirit, yeah, di ba? Of course, yeah. Kung tayo ay mananampalataya, ang banal na espiritu ay nasa atin. So we have the power, we have the equipping to really do it. Pastor Nono, gaano kalayo pa tayo sa pag-abot diyan sa PV 120 by 2020? We only have less than a year to reach that goal. How far are we? Yeah. Ano pa yung pwedeng gawin? Mga almost 2 years pa kasi end of 2020. End of 2020. Okay. Yung last month po, November, mm-hmm. we actually had a consultation. We're trying to figure out and tinitingnan namin yan ilang churches. So lumalabas doon sa figures, mga nasa 78,000 churches tayo. So 50,000 pa ang kulang? Medyo. Pero nag-accelerate tayo eh. Uh-huh. By that rate, hindi pa rin na talaga natin konti na lang para maabot. Mm-hmm. Kaya ngayon, ini-intensify natin yung mm-hmm. ating campaign. Mm-hmm. So in fact, this 2019, meron kaming mga 18 to 20
big events na gagawin mm-hmm. in different regions. Mm-hmm. So we will be in Cebu. By the way, doon sa Cebu, March 13 yon, uh-huh. we will be there. And then we're working on March 14 sa Bohol. Mm-hmm. So pupunta namin yan. Eventually, may Dumaguete kami, may Bacolod, may Iloilo. Then we'll do one in Tacloban City. Tapos sa Samar, yeah. Either Calbayog or Catbalogan. Uh-huh. Then key cities in Mindanao, key cities in Luzon, para talagang makakash yung vision. But ang exciting is, as churches are, you know, challenged, mm-hmm. lalo rin sila na-encourage. Mm-hmm. So they want to be more involved. Paano po natin naanyayahan yung mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon na maging bahagi niyang PV 120 by 2020? Well, ang una po is pray nyo, no, na gamitin kayo ni Lord. Mm-hmm. And in fact, turuan talaga natin yung mga members ng church natin mm-hmm. na mag-pray. Kasi ang dapat natin ikasa na vision sa mga members natin na kung saan sila nakatira, saan sila nag-work, right. or saan sila nag-aaral, yun yung parang mission field nila. Mm-hmm. Doon sila nilagay ni Lord. And then, ipag-pray nila yung mga nasa network nila na hindi pa nakakilala sa Lord. Mm-hmm. So, i-list nila yung pangalan. Pangalawa, ipag-pray nila. Mm-hmm. Pangatlo, as God open doors, share the gospel. Mm-hmm. And then, pag tumanggap sa Lord, follow up nila. Mm-hmm. Huwag na ipasa sa pastor lahat. Kailangan, ang goal ng bawat membro is to learn how to share the gospel so they can do it personally. Uh-huh. Secondly, kailangan matuto sila mag-disciple so they can do the discipleship din. And mm-hmm. then third, kailangan marunong sila mag-handle ng Bible studies uh-huh. para sila na yung mag-handle. So three basic skills, evangelism, discipleship, and handling a small group. And once you do these three, magugulat ka na lang. Kasi ang resulta, pwedeng house church, uh-huh. pwedeng... Maraming pwedeng mangyari. Oh. In fact, you know, involved din tayo sa mga ministries overseas. And ito yung nakita namin. Yung mga ginamit ni Lord dito at faithful. Uh-oh. Faithful na nag-share ng gospel dito, mm-hmm. nagdi-disciple, nag-handle ng small groups. Sila yung nag-umpisa ng mga churches overseas. Tama. No? So sa Hong Kong, mm-hmm. sa Middle East, na name it. Tanungin mo sila. Mm-hmm. Balikan mo. Yun yung tatlong basic skills. Evangelism, mm-hmm. discipleship, handling small groups. Wow. So mga pastor, ito po yung gagawin natin. Let's train our people in these three areas. Uh-uh. And then encourage them. Give them ministry opportunities. Pagka na-engage so yan sila, magugulat kayo. Mag-grow yung church nyo. Hindi lang ho dito. Pag nilipat ng Lord yan sa ibang lugar, uh-huh. you know, church planters yun sila, missionaries yun sila, and you will have a global ministry actually. Nakakatuwa. Kapag ikaw ang nagde-describe, Pastor Nono, parang kaya dali-daling gawin. Parang lahat gusto nang maging church planter. But thank you dahil dinedicate mo ang buhay mo para isulong yung vision na yan and for people to become not just complacent Christians but really very active church planters. Maraming salamat, yeah. Pastor Nono. So, we like to encourage you, no? Be part of this, discipling the nation and multiplying churches together. So, ito po yung ating gusto makita by 2020. And of course, pray for the Philippines. Mm-hmm. Dahil pag hindi ho natin pinag-pray ito, sabi nga ni Maloy kanina, hindi natin work the work ng Holy Spirit. Mm-hmm. So kailangan talaga critical yung prayer, but mobilization ng churches natin. So please be part. Yes. And consider to be part of PB 120 by 2020. I'm sure sa pamamagitan nito, Pastor Nono, marami ang na-encourage, marami ang nahamon na maging kabahagi ng PV 120 by 2020. Thank you very much, Pastor Nono Badoy, atin pong nakasama dito sa Evangelicals Today TV. Isipin mo na paano ka magiging kabahagi para maabot ang vision na ibinigay ng Panginoon sa PCEC, ang Philippines Vision by 2020. Pangarap ko na ang lahat ng mga bata ay maging ligtas, masaya, malayang makapag-aral at maging matagumpay. Pangarap ko na ang susunod na henerasyon ay maging tagasunod ni Kristo. Pangarap ko na ang bawat babae ay maging ligtas at bigyan ng patas na pagpapahalaga at karapatan.
Pangarap kong makita ang ating bansa na walang korupsyon at pinamumunuan ng mga leader na may integridad at takot sa Diyos. Pangarap kong makita ng ating bansa ay mapayapa at walang banta ng panganib ng digmaan. Pangarap kong makita na kaming mga OFW ay maging misyonero sa mga bansang aming pinagtatrabahuan. Pangarap kong makita na magkaroon ng iglesia sa bawat barangay at ang mga pastor ay humahayo at nagdidisipulo ng mga susunod na alagad ni Kristo. Nahahayo rin upang gawing alagad ni Kristo ang ibang tao. In the last 5.5 decades, the Lord has proven Himself faithful and mighty in deeds. From 11-member bodies in 1964, by God's grace, PCEC today has grown to 78 denominations, 248 missions and parachurch organizations, 400 independent church organizations, and close to 40,000 local churches. Together, we advance the gospel in the country and intentionally reach out to overseas Filipinos and the unreached nations. We continue to grow as the country's population rapidly increases, including the spiritual and the material needs of the people. PCEC is committed to be in the front line for the fulfillment of the Great Commission. We will be at the forefront, creating life-changing movements for justice, equality, and righteousness for Filipinos here and all around the world. With all our God-given gifts, together we can play a big part in God's agenda for the Philippines in these last days. Thank you for your strong partnership in the discipleship of the Philippines. These are critical days for the church and the advance of the gospel in our country as we face great challenges and new opportunities. Continue to partner and invest in this good soil, and by God's grace, together, we will see a discipled and transformed nation for our Lord and Savior, Jesus Christ. Alam ko pong kayo ay pinagpalang lahat sa mga pabalita at mga updates ng church growth sa Pilipinas. Tayo nagpapasalamat kay Pastor Nono Badoy sa lahat ng kanyang mga ibinahagi dito sa atin tungkol sa PV 120 by 2020. At sana nga po kayo ay nahamon hindi lamang upang ito ay alamin, kundi makibahagi po tayo sa pag-abot sa pangitaing ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Patuloy po tayong magtulong-tulong hanggang ang bawat barangay at bawat Pilipino ay maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po si Bishop Noel Pantoja. Magandang araw po sa inyong lahat at ang pagpala ng Panginoon ay sumainyong lahat.